araw na po mga sir, itetest natin sa wakas yung bago kong full suspension na bike. Pambera! So bukod mga sir, sa pagtetest natin doon sa bago kong full suspension dito sa bike na to, itetest din natin yung flat pedals. Well, hindi naman talaga itetest kasi titignan lang natin o susubukan ko kung marunong pa akong gumamit ng flat pedals since matagal na akong hindi gumagamit ito. Pero nag-decide ako na gumamit ng flat pedals dito sa bike na to. So, hindi rin ito yung best time para mag-shoot ngayon. Sobrang lakas ng hangin, actually headwind. So, sumasalubong ako ngayon sa isang malakas na hangin. Ngayon mga sir, papunta ako sa bahay ng kapatid ko kasi ngayong araw na to, susubukan din niya yung bago niyang bike. So, ngayong taon, pares kami naka-full suspension. Mag-uumpisa na yung akyata namin sa loob ng mga 2 minutes. So, after nung bridge na tatawirin namin ngayon, mag-uumpisa na yung akyata namin. Okay, akyatan time! So ngayong araw na ito mga sir, wala pa kaming plano na mag-tackle ng mga medyo mahihirap na trails. So matagal kami hindi nakapag-trails parehas. Kailan ka ulit nag-bike? Trail? Oo. Bagong bigay mo ito? So nung bagong bigay ko sa kanya yun. So most likely December. So ako, hindi pa ako nakakapag-bike simula mid-September last year. Yun yung last time na nag-trails ako. So, wala akong plano na mag-bike or mag-trails sa mga blue trails ngayon. Green trails tayo ngayon. So, ano nga pa yung masasabi ko sa bike na to pagdating sa ahunan? Sluggish. Yun yung masasabi ko. Hindi siya kagaya nung bike na yon na well, nagamit ko for about a year. And dalawang magkaibang bike to, pambira. As in, mas nakaka-enjoy yun iahon kesa dito. Yung feeling ko dito para siyang downhill bike na merong climbing gears at dropper post. Pero napaka-sluggish niya. Iakyat or iahon. Hindi rin siya ganun ka-snappy sa steering. Hindi kagaya nung bike na yon. Well, yon ay dahil dun sa mas malaking wheelset nito. 29er to eh. 27.5 yun. And siguro dahil din dun sa geometry. Pero syempre, tignan natin mamaya sa babaan. So, mga sir, nagre-reklamo na yung kapatid ko, wala pa kami sa kalahati. Pagod na daw siya. Araw-araw ka pa nagbabike, pagod ka. Sa bagay, yung gradient nito mga sir is medyo extreme. Kaya, mahirap to akitin. Actually, dapat hindi tayo umakit dito, no? Nakalimutan ko na ganito to kahirap. Dapat pala naglayo party na lang tayo. Hindi, hindi ko na matandaan na ganito to eh. Tagal ko na kaya hindi nagbabike. Uminto kami yung sandali mga sir. Wala pa kami sa kalahati. Kaso, kailangan niya magpahinga. Kasi, namamax out na yung heart rate niya. Kailangan namin pababain yung puso. Kundi na magbablock out. So, pahinga kami sandali. Tapos ahon ulit. Kaya ka nahihirapan dahil din sa mga gulong mo. Mamaya papahirapan ka niyan. Downhill specific yung gulong mo eh. Mayroon talaga iahon yan. So yung pinakamalaking advantage pala ng bike na gamit mo ngayon mga sir is yung 30T na chainring. So ang laki nung nagagawang difference sa ahonan. Mas madali and mas nakaka-enjoy. Although hindi ko pa rin feel yung
feel nung mismong bike sa ahon dahil siguro sa geometry or dahil siguro naninibago ako. Sanay kasi ako dun sa ano eh, sa trail geometry, hindi sa all mountain geometry. So bago para sa akin tong bagay na to. Kaya kailangan ko makasanayan bago ako mag-advance dun sa mga mas mahihirap na trails. Pero tignan natin. Mga sir, ito pala yung first time na magkakaroon ako ng bike or nagkaroon ako ng bike na 29er. Hindi ako fan ng mga 29er. Dahil nung sumubok ako ng 29er, actually itong mismong bike na to, sinubukan ko to sa Decathlon a couple of years back. And hindi ko nagustuhan yung mismong feel. Kasi nga, ang bagal nung steering niya. As in, hindi siya kagaya ng 27.5 or ng 26er. Na nung mga panahon na yun, parehas akong meron. Meron akong 27.5 and meron akong downhill na 26er. So, compared doon sa dalawang bike na yun, ang bagal ng steering nito. Actually, sobrang bagal ng steering nito. So, hindi ko gusto yung feel na yun. Pero, syempre, habang tumatagal, nag-evolve din yung mga bikes. And feeling ko, unti-unti, napupunta lahat yung mga bagong technology sa mga 29er na mga mountain bike. So, oras na para mag-switch ako ng bike. So far, mga sir, isa pa lang yung reklamo ko sa bike na to. And yun, ay yung super aggressive na tires. Ang hirap ipedal. Pero, syempre, itong bike na to, hindi naman to ginawa for road use. Ginawa to for trail. So, naintindihan ko, kaso sa mga gantong type ng roads, nami-miss ko yung medyo fast rolling ng konti na Maxxis High Rollers 2. So, yung nakalagay dito na tires is yung Hutchinson Toros sa harapan and yung Hutchinson Taipan sa likod. So, parehas na medyo aggressive tires for trail. So, mahirap siyang ipedal sa mga gantong type ng roads. Makunat! Okay. So, mga sir, dito na natin mauumpisan, masubukan itong bike na to kasi nasa trails na kami. Ito yung totoong habitat nito eh. Oh, nice! Dito, gumanda yung feel ng bike. Yeah! So, ngayon mga sir, subukan natin sa climb na to kung mas okay yung feel. Well, sa mga technical climbs na kagaya nito, na butas-butas at mabato, ang ganda ng feel ng bike. So, yung pagiging sluggish kanina sa road, nawala na. And unti-unti nang nagiging lively yung feel ng bike. Nice! Okay. So mga sir, dito tatry naman natin sa rocky na uphill climb. Uy! Dulas dun ah! Nice! So, nagiging lively talaga tong bike na to pagdating sa trails. Jologs lang pagdating sa road. Pero, ang sarap ng feel niya sa trails. Kahit pula na lockout actually. So ngayon mga sir, masusubukan naman natin yung bike sa pababa. So tingnan natin ngayon yung performance ng SRAM Level T na brakes. So ngayon pababa na kami. Okay. Oy! Very bad news yata ito ah. So meron dong nakakalat na kahoy. Okay, ito na yung pababa. Trapper post! Okay, mga sir. Hindi ako pwedeng pumilis masyado kasi naka-flat pedals ako. So, hindi pa ako sanay doon sa flat pedals ko eh. Nice! So
So medyo maingay lang mga sir, pero nice. Maingay yung bike ko. Okay. Batis. Okay. So ngayon, nalampasan na namin yung batis. Destra! Okay. Tanta sa kita ng puno. Ah. Hindi ako makapag-attack. Hindi ako masyadong sanay dun sa flat pedals na pambihira. Parang laging dudulas yung pa ako. Okay. Ay. Oh. Wow. Bato. Ah, tasakit dito, pambira. Enduro style. Boom. So clearly mga sir, kailangan ko sanayin ulit yung sarili ko sa paggamit ng flat pedals. Dun sa dalawang magkasunod na descent na ginawa namin, ang sarap-sarap ng feel ng bike. Actually, feeling ko, mas mahaba yung travel na meron yung bike. Para siyang hindi 150-140. Parang mas mahaba yung forks and mas mahaba yung rear shocks. Siguro dahil dun sa 29er na wheelset. Dahil syempre, mas maganda yung rollover capability nito dahil mas malaking wheelset to eh, compared sa isang 27.5. So, feeling ko, parang ang haba-haba nung suspension niya. So, nice. Nice bike. Na-enjoy ko siya. Lalo na kapag nakasanayan ko na ulit mag-flat pedals. Okay. That's the last part ng 11. Ito rin yung pinaka-technical part ng 11 mga sir. Wow, butas! Wow! Grabe! Tumama yung part ko sa gulong sa likod. Masyado ako nag-move sa bike. Ah! Okay, ito na yung last part. So ngayon mga sir, sasagutin ko kung ano yung feel ng SRAM Level T brakes. Isa lang yung masasabi ko, way way superior to dun sa Tektro M285s na gamit ko dun sa hardtail ko na bike. Well, yon ay dahil naka 4 piston caliper to sa harapan and 2 piston caliper naman sa likod. So dun pa lang sa numbers pa lang nung piston na meron tong bike na to, talong-talo na nito yung hardtail ko. Tanungin naman natin si Kamote. Kamote, kamusta yung bike mo? Pareto. Anong performance sa pababa? Hindi lang matagtag. Hindi lang daw matagtag? Hindi lang matagtag, pero ano? Alin?
Halos ka pares lang nung hatin ko. Alog buto pa din, di ba? Oo. Ano lang talaga? Pero mamaw yung grip. Yun ang hindi mo makakaila, mamaw yung grip. So mga sir, yung reason ba't ako nakipagpalit sa kanya ng bike, well, sa ride na to ha. Dahil gusto kong ma-feel yung pagka-well balance nitong bike na to. Kasi ano eh, as in well balance to, ang sarap iakyat, ang sarap ibaba. Hindi ganun ka-extreme yung geometry sa isang side. Kasi yung bike na yon pambira. Naka-concentrate to sa babaan eh, hindi naka-concentrate sa akyatan. Anong masasabi mo, Kamote? Wala, baka gusto ko nga yan. Iba yung feel niya sa akyatan, no? Kasi kanina mga sir, umakyat kami sa isang matarik na ahunan. Anong feeling? Ang sluggish, di ba? Parang ewan lang. Pero sa pababa, yun. Sa pababa, nagsashine yung bike. Parang patag lang lahat. Oo, oh, yun. Yun yung isang advantage niyan. Kaso yun nga, sa bago ka makababa, kailangan mo munang umakyat. So kailangan mo ng well-balanced na bike. And itong bike na to, yung ST900S, well-balanced na bike. Yun yung hindi ko maitatanggi. Although superior yung mga components ng bike na yun, kaso superior din naman yung mga components nito. Kasi RockShox na fork, X-Fusion na rear shocks. So ibig sabihin talaga na itong bike na to is well balanced.